What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga bawat upload ng video tungkol sa my SSS. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga dapat gawin kapag natigil sa paghuhulog ng contributions sa my SSS. Maraming nagtatanong guys kung pwede pa bang magpatuloy kapag kung sakaling ikaw ay natigil sa paghuhulog ng SSS. O di kaya para sa mga employed dati, na nawala na ng trabaho or nag-resign na pero hindi nakapagpatuloy sa paghuhulog ng SSS. Posible pa kaya na pwede pang maghulog or magpatuloy kapag ikaw ay wala na sa trabaho or nawala na ng trabaho? Pwede guys, para sa mga dati pang employed, pwede pong magpatuloy sa paghuhulog ng SSS. Paghuhulog po ng contributions. Basta ikaw ay hindi pa 60 years old. Pari mamaya guys, ituturo ko sa inyo dito kung ano yung step-by-step process na dapat gawin para sa mga dating employed kung paano magpatuloy sa paghuhulog ng inyong contributions. Next naman sa mga OFW. Pwede pa kayang magpatuloy ang mga OFW na dumating na sa Pilipinas pero hindi nakapaghulog ng kanilang SSS? Pwede po yun guys. Pwede pa kayong magpatuloy ng paghuhulog ng inyong SSS. Basta sabi ko kanina, hindi pa kayo 60 years old. Kasi kapag age na ng 60 years old, yun na po yung time na for final claim o di kaya lump sum, di kaya retirement benefits, mga ganun po. Kaya kung ikaw ay hindi pa 60 years old na galing abroad tapos umuwi na sa Pilipinas at gustong magpatuloy ng paghuhulog ng contributions, pwedeng-pwede po. Bali, ituturo ko rin po yun sa inyong mamaya kung ano ang mga dapat gawin. Kung ikaw ay self-employed, pwede pa rin po maghulog. Pwede pa rin po mag-continue sa paghuhulog ng contribution sa my SSS. Mas maganda guys, kahit self-employed kayo, magpatuloy pa rin kayo kasi once na makaabot kayo ng 120 months na contributions, may posibilidad guys na ma-qualify kayo para sa retirement benefit. Kasi sa pag-apply ng retirement benefit ay 120 months contributions po ang kinakailangan. Bali, ang kailangan guys para magpatuloy ng contributions para sa dating employed, tapos para sa dating OFW, tapos sa mga nag-stop sa paghuhulog, para sa mga self-employed or voluntary member, ang kailangan nyo lang guys kunin ay PRN. Yung PRN na tinatawag guys, yun po yung Payment Reference Number. Ito na po yung pinakabagong PRN or requirements ng SSS para sa paghuhulog ng contributions. Kasi yung PRN guys, once na makakuha ka na nun, automatic magpo-post ka agad sa inyong contributions ang mga hinulog ninyong pera. Next naman, paano naman kung ikaw ay nag-apply dati as employed pero hindi nahulugan ng kumpanya? Kumbaga, naka-prior registrant po ang inyong status sa inyong SSS. Yan po, marami din pong nagtatanong kung ano ang mga dapat gawin kapag ikaw ay prior registrant. Yung prior registrant po na tinatawag ay yun po yung nag-apply ka dati sa SSS pero yung status na na-register mo dito sa may SSS ay para sa trabaho. Kumbaga, nag-apply ka sa SSS pero kuhulugan po yun ng kampanya kung ikaw ay may trabaho. Pero ang nangyari, may trabaho ka nga pero hindi nahulugan ng kumpanya. Bali yung status mo dito sa may SSS guys ay magiging prior registrant. Ibig sabihin, for employment purpose po yung pag-apply mo sa SSS pero hindi nahulugan ng kumpanya. Tapos ngayon ay huhulugan mo na or ikaw na po magko-continue. Bali kung ikaw ay prior registrant, kailangan mo munang pumunta sa may SSS tapos sabihin mo po doon na ikaw ay prior registrant pero gusto mo pong mag-continue sa paghuhulog na ikaw po ay maghuhulog mismo. Kumbaga, ang gagawin po nito ay yung status mo dito ay magiging magpapa-self-employed ka muna since ikaw naman po yung maghuhulog. Kapag na-self-employed na po yun, kapag naayos na ng SSS at na-process na, pwede ka na po mag-start ng hulog bilang self-employed. Para naman sa dating self-employed pero hindi kaya yung nilagay na bracket sa paghuhulog, halimbawa 360 pesos para sa self-employed na yun yung buwan-buwan na dapat mong hulugan. Pero na-stop ka dahil hindi kaya yung 360. Pwede yun guys, gagawin mo ay magiging voluntary member ka na lang. Bali, kung anong kaya mong hihulog, yun na lang po ang pwede mong bayaran sa may SSS bilang voluntary member. Kumbaga, i-voluntary mo na lang kasi yun na lang yung kaya mong hihulog. Ang importante kasi dito guys, yung months na binibilang. Kahit mababa guys, okay lang po yun. Ang importante, nakakabilang kayo ng months or nakakapaghulog kayo ng contributions per month. Kasi dun po yun binibilang yung mga paglo-loan, binibilang yung months sa pag-apply ng mga benefits gaya ng retirement kung sakaling
maka 120 months contributions ka. Kaya guys, ngayon, tumuto ka lang sa video na ito hanggang dulo dahil ituturo ko sa inyo ang step-by-step process para magpatuloy sa paghuhulog ng contributions gamit po sa pagkukuha ng PRN. Kaya make sure guys, meron ka ng online account sa may SSS dahil yun po yung gagamitin natin para makakuha ng PRN. Kung wala ka pang online account sa may SSS, i-click mo lang po yung link sa itaas para sa tutorial kung paano mag-register online. Kaya start na tayo guys, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PRN online. Gamitin niyo yung computer or cellphone guys, kailangan lang natin mag-login sa ating online account sa may SSS. I-type niyo lang po sa inyong browser, www.sss.gov.ph. Tapos ganito na po yung lalabas, I am not a robot, i-click niyo lang po yan. Click natin yung submit. Tapos sa kabila, meron ditong portals. Pag-login, i-click rin natin yung member. Next, dito na tayo mag-login gamit ang ating user ID at password. Kaya make sure guys, meron ka ng online account para makalag-in gamit ang ating user ID at password sa may SSS. After natin mag-login guys, ito na po yung pinaka-homepage ng SSS. Makikita natin ang home, member info, inquiry, e-services, payment reference number, RTPL, at logout. Siyempre sa pagkuha ng PRN, dito na tayo pupunta guys kaagad sa may payment reference number or PRN. Click natin yung PRI payments. Ito po yung mga payments natin gamit yung PRN bilang voluntary member. Makikita natin dito yung paid payment reference number. Ibig sabihin guys, kung magkano yung hinulog natin na contributions, makikita natin dito yung PRN. Ito po yun. Next, payment date, validation date, applicable date. Ito yung paghuhulog ng contributions mula August 2019 to September 2019. Tapos ito po yung transaction number. Paid amount 480 at payment type BCI. Ngayon naman guys, punta na tayo sa pagkuha ng PRN. Back lang tayo. Click lang natin yung generate PRN. Ayan. Makikita natin dito ang ating SSS number. Sabi dito, SSS number has no active payment reference number or PRN. I-click lang natin yung generate. Ayan. Makikita natin dito kung ikaw ay dating employed, nakalagay po dito yon. Click mo lang po voluntary. Kung ikaw ay dating employed, i-click mo lang pong voluntary since magpapatuloy ka po sa paghulog ng contributions. Tapos bilang voluntary member, makikita po natin dito kung anong month po yung huhulugan natin. Ito halimbawa, from January, select year 2021, hanggang kung 1 month, kung January lang huhulugan mo guys, click mo lang po yung January 21. Click mo lang po yung January 2021 at January 2021. Kumbaga isang buwan po yun para sa January na huhulugan natin. Next naman, kung halimbawa ay hanggang March ang iyong huhulugan para sa 2021, click mo lang po yung from January 2021 to March 2021. Next naman, para sa contribution, kung magkano yung ihuhulog natin, click mo lang po yung select premium. Bali sa paghulog ng contributions guys, narito po yung mga amount na pwede natin ihulog sa ating SSS. By bracket kumbaga. Bali yung pinaka maximum amount guys ay 3,250. Pwede kaya maghulog ng 3,250 bilang voluntary member? Pwede yun guys. Kasi voluntary ka naman ang naghuhulog. Hindi naman yung kumpanya mo yun. Kumbaga, depende na rin po yun sa inyo kung hanggang saan po yung kaya nyong pwedeng ihulog sa inyong SSS contributions. Baling maximum ay 3,250, bagong contributions po yun guys kasi nag-update every 2 years siguro tumataas yung contributions natin sa may SSS. Baling ngayon, naging 3,250 na per month, yan po yung pinaka-maximum. Pinakamababa guys ay dating contribution guys ay 240, ngayon naging 390. Yan na po yung pinaka minimum na amount para sa contributions. Next, since January 2021 hanggang March 2021 yung nilagay natin naman para sa paghulog ng contributions, bali ang nilagay natin din na contributions amount ay 390, ang total niya guys ay 1,170. Yan po yung total amount ng January, February, March na contribution. Kumbaga isang PRN, 3 buwan na po nahulog.
Next, baling gagawin ko na lang dito guys ay January muna 2021 at January 2021 kasi medyo mabigat yung 390 na guys kasi per month 390 na kasi dati 240 yung hinuhulog ko dito. Next naman guys, sa OFW naman tuturo ko sa inyo. Yung OFW, nakalagay po yan dito, OFW. Ayan, kung ikaw ay isang OFW, automatic, machi-change na po yun yung inyong membership type. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, tapos yung pinapahulog mo na pera ay yung pamilya sa Pilipinas, ang lalagay mo pa rin dito guys ay OFW. Pero ikaw ay dating OFW, nakalagay po yan dito sa membership type, tapos nandito ka na sa Pilipinas, ang gagawin mo na guys ay voluntary member. Click mo lang yung okay. Kasi nandito ka na po sa Pilipinas eh, hindi ka na sa ibang bansa. Kasi mas okay guys kung nandito ka na sa Pilipinas, yung contribution mo guys ay bababa. Kasi kapag nasa ibang bansa ka, mataas po yung contributions para sa mga OFW. Next naman guys sa mga dating employed. Ganito rin po yung gagawin nyo guys sa mga dating employed. Yung mga nawala ng trabaho or nag-resign sa trabaho pero gusto nyo magpatuloy sa paghuhulog ng contributions, ganun din po yung gagawin ninyo. Ang gawin nyo lang dito guys, kung may dati ng hulog ang inyong contributions ng dating inyong employer, click nyo lang guys yung voluntary. Gawin nyo na lang yung voluntary guys kasi mas okay yun guys kung magkano na lang yung gusto nyong ihuhulog, kung magkano na lang po yung kaya nyong ihulog. Kagaya ko, ito, bari yung ihuhulog ko na lang ay 390. Kasi dati yung kinakaligtas ng aking employer ay nasa 780, tapos 780 din sa kanya. Kaya nasa 1,000 plus or 2,000 plus yung kaligtas. Kaya kung ikaw ay voluntary member, kung ano lang po kaya yung ihuhulog mo sa inyong contributions. Click lang po natin yung 390. Tapos sa mga prior registrant naman guys, isama na rin natin dito. Hindi ka po makakakuha ng PRN kasi ikaw ay prior registrant. Kagaya ng sinabi ko kanina, prior registrant po ang inyong membership type sa may SSS, kumbaga walang employer, walang naghuhulog sa inyong SSS, kaya nakalagay po doon ay prior registrant. Kaya make sure kung naka-prior registrant, pumunta lang po kayo sa may SSS at palitan nyo po yun, sabihin nyo po magpapas self-employed kasi prior registrant. Kapag na-self-employed na, pwede ka na makakuha dito ng PRN bilang self-employed. Kaya nakalagay po yan dito guys, na self-employed. Makakakuha ko pa rin po ng PRN kapag naging self-employed na po ang inyong membership type. Next naman guys, generate na natin ang 390. Click natin yung submit request. Click natin yung okay. Ayan, ganito na po kagad yung lalabas. Payment reference number. Ito po yun. Since voluntary, V po nakalagay. Ito po, membership type, voluntary. Ang hulugan natin na buwan ay January 2021 at hanggang January 2021. 1 month po yun. January lang po yung huhulugan natin. Next, yung monthly contributions ay 390. Yan po yung pinaka-minimum. Due date na to guys ay, yung total amount pala nito guys, 390. Wala pong flexible fund amount. Bali, due date nito ay hanggang April 30, 2021. Kaya kapag lagpas na hanggang April 30, 2021 ang iyong PRN, kailangan mo guys kumuha po ulit kapag hindi ka nakahulog. Kasi once lang po yung, kasi once lang pwedeng gamitin natin yung PRN, hindi po siya permanent. Every month na paghuhulog guys ng ating contributions, every month din po tayo kukuha ng PRN, payment reference number. Click na natin yung print statement of account or SOA. Ayan, ganito na po yung lalabas guys, ang ating statement of account. Pwede natin yan picturean or pwede natin yan i-print. Saan naman tayo pwede maghulog or magbayad? Pwede tayong magbayad guys sa SSS branch kung meron po sila doon na tanggapan para sa paghuhulog ng PRN. Pwede rin po tayo magbayad sa may bayad center. Sa online naman, pwede tayong magbayad gamit GCash or PayMaya. Ayan, i-print nyo lang yan guys kapag okay na. Ayan, ganun lang kadali guys kung paano magpatuloy sa paghuhulog ng contributions. Sundan mo lang yung tutorial na ito kung paano, yung step-by-step process. Siyempre kay ano lang naman yun guys eh, PRN lang naman yung kailangan para makapagbayad tayo ng contributions. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa my SSS.
Kung ikaw ay may mga katanungan pa guys tungkol dito sa tutorial na ito, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.